baha at landslide ang namerwisyo sa ilang bayan sa Leyte, bunsod ng Bagyong Agaton. Live mula sa Palawan, Leyte, nasa frontline ang balitang yan, si Romel Lopez. Romel, kumusta ang ating mga kapatid dyan? Yes, Julius, sa maaga nga, penitensya nga o kalbaryo nga ang sinapit ng ating mga kababayan dito sa probinsya ng Leyte dahil sa pananalasa ng Bagyong Agaton. Binaha mga kalsada sa bayan ng Mayorga, MacArthur at Javier. Pinasok rin ng tubig ang ilang mga bahay at maging mga taniman. Si Aling Ninita, muntik na raw ma-stranded sa kanilang bahay. Sa bahay namin, marami hanggang 2 ang tubig sa loob ng bahay namin. Tumawid kami rito. Andun yung mga apo ko, itinawid namin. Buti na lang itong pinsan ko pumunta kanina dahil kung hindi kawawa kami. Hindi namin alam kung paano kami makakalabas doon. Hindi na nila naisalba ang ilan sa mga alagang hayop. Si Tatay Sosimo na bumabangon pa lang sa epekto ng Bagyong Odette, problemado dahil sa panibagong perwisyo sa kanilang kabuhayan. Lagi sila kayo ng umaga, tubig na pala ito. Kaya wala na kayo magawa. Sa bayan ng Javier lang nakaabot ng aming news team na patungo sana sa bayan ng Abuyog. Sa kuha na isang netizen, nagmistulang ilog ang kalsada sa nasabing bayan kaya walang makadaan. This one is very unusual kasi sa hospital area lang, tubig na. May tubig na. Kaya nahihirapan ba kayong tumawid ngayon? Mahihirapan ngayon. Hindi kaya man ng sasakyan. We are waiting for the truck. We have a truck. Yun ang mag-iilan nito, pati yung mga tao, para makatawid doon. Bukod sa Abuyog, apektado rin ng baha at landslide ang Baybay City. Nagtulong-tulong pa ang ilang residente para maitawid sa baha ang isang motorsiklo. Kahit ang mga truck at van ay hirapan sa pagdaan sa VSU Baybay Road. Tumutulong din sa pagtutulak ng mga sasakyan ng ilang concerned citizen. 277 individual na ang inilikas sa probinsya. 16 sa 44 na bayan at lungsod ang lubog sa baha ngayon sa Leyte. 6 naman ang nawawala sa Baybay City dahil sa landslide. Julius, tiniyak naman ng PDRRMO ng Leyte na tuloy yung kanilang search and rescue operation doon sa mga kababayan nga nating naapektuhan ng landslide sa Baybay Leyte. Yung problema nga lang nila ngayon, on and off yung search and rescue operation dahil nga sa pagsusungit pa rin ng panahon. Nakataas pa rin yung red rainfall warning dito sa Leyte at Southern Leyte. Kaya binibigyan babala yung ating mga kababayan o mga residente rito na mag-ingat pa rin sa bantang dulot ng patuloy na pagbaha at ganun din naman ng landslide. Julius. Maraming salamat, Romel Lopez.